Ang nilalaman ng ating video. Cadê você, mulher? Patrick do céu! Que isso? Que isso? O quê? Mula sa ahas na nasa kawad ng kuryente hanggang sa aswang na lumulutang sa gilid ng ilog, naririto ang 13 video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral ang video na ito ngayon sa TikTok na may milyong-milyong views na sa kasalukuyan, na kung saan, matapos makakita ng isang dambuhalang python ang mga lokal na residente na gumagapang sa kawad ng kuryente, ay agad nagkagulo at nagpanik ang mga ito. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video kung gaano kahaba at kalaki ang dambuhalang python na nakapulupot at gumagapang sa kawad ng kuryente. Kani-kanila naman nagre-record ang mga residente sa kanilang mga cellphone. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali, nang mawala ng balanse ang dambuhalang ahas ay nalaglag ito mula sa flooring ng kalsada. Agad naman nahuli ng ligtas ang ahas ng mga autoridad at ibinalik muli sa wild. Ang video namang ito ay nagmula sa TikTok username na Tubes49. Ang footage ay nakuhana ng isang lalaki sa bansang Australia, matapos itong may mapansin na kakaiba sa harapan at loob ng isang store. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang kanyang makukuhanan. Oh, look at the kid. Maraming viewers naman ang namangha at nagulat ng matakot at nagsitakbuhan ang tatlong magnanakaw sa isang lalaki na ang tanging dala at hawak lamang ay isang cellphone. Agad namang umalis ang mga magnanakaw sa lugar sakay ng kanilang sasakyan. Noong July 19 naman, isang nakakakilabot na pangyayari ang nakuhanan ng CCTV camera sa isang paaralan sa bansang India na gumulantang sa kanila. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang pag-collapse ng wall ng building ng eskwelahan dahilan upang makasamang bumagsak ang ilang estudyante. Ang pangyayari ay naganap ng alas 12:30 ng tanghali habang naka-break time ang mga estudyante. Mabuti na lamang at sa first floor lamang nangyari ang insidente at sa parking lot ng mga motorsiklo bumagsak ang wall. Marami namang motorsiklo ang nadaganan at nasira dahil sa pagbagsak. Agad namang nagresponde ang mga awtoridad upang dalhin ang mga estudyante sa pinakamalapit na ospital. Salamat na lamang at minor injury lamang ang tinamo ng mga biktima. Wala pang impormasyon na inilalabas ang awtoridad ng sanhi ng pagguho, subalit based na rin sa video, maaaring ang posibleng dahilan nito ay ang mahinang pagkakagawa ng foundation ng nasabing building. Noong November 16, 2024, isang guru naman ang nagbahagi ng kanyang nakakatakot na karanasan habang ito ay namalagi ng isang gabi sa loob ng kanyang classroom. Habang nasa loob ng classroom upang mag-decorate, habang nasa kalagitnaan ng kanyang ginagawa,
ay napahinto ito at agad lumabas ng kanyang classroom matapos itong makakita ng isang nakakakilabot na pangyayari. Ayon sa mga guro ng nasabing eskwelahan, wala naman silang alam na may history ang eskwelahan na may kinalaman sa paranormal activity. Subalit ayon naman sa mga usap-usapan ng ilang estudyante ng eskwelahan, ang school ay isa talagang haunted, base na rin sa kanilang karanasan. Subalit matapos naman siyang makaranas ng kababalaghan ng gabing yon, ay naniniwala na siya na isang ang haunted ang kanyang classroom. At eto ang nakuhanan ng kanyang camera ng gabing yon. Pagmasdan ninyong mabuti. Alright, I'm just finishing up, putting up decorations for the students when they get back. I was on the smart board, setting things up. I'm taking a step back and you guys know me. I stay late often. It's just me here and the janitor. And let me show you. Do you see? I mean, is that not a kid sitting right there? Maaaninag sa video na tila ba may nakaupo mula sa bakanteng silya ng mga estudyante mula sa likuran ng guro. Kanya din ipinakita sa video ang comparison ng walang maaaninag na nakaupo. At mayroon nakaupong figure sa silya sa kanyang likuran. Makikita ng malinaw sa footage ang halimbawa ng walang nakaupo, at maaaninag din ang misteryosong figure na sumulpot na lamang na nakaupo sa silya. Tila ba ang nakaupo sa silya ay isang bata? Naniniwala naman ang guro na maaaring ang nakita niyang figure ay isang dating estudyante na sumakabilang buhay na gusto siyang makita o kausapin. Sinasabing ilang buwan bago makuhanan ito ng guro, ay may isang video ang nakuhanan na maaaring related sa pangyayaring ito. Panoorin ninyong mabuti. What's happening? See, but they just put a girl in the back. Isang malagim na aksidente ang naganap sa labas lamang ng eskwelahan na kung saan ay isang estudyanteng babae ang sinawing palad na namatay. Matapos mangyari ang aksidente, maraming estudyante naman ang nagsasabi na minumulto ng nasabing babaeng estudyante ang kanilang eskwelahan. Kaya naman maraming viewers ang naniniwala na ang nakitang figure ng guro ay maaaring ang espiritu ng namatay na estudyante. Kaluluwa nga ba ito ng estudyanteng namatay sa aksidente sa harap ng kanilang eskwelahan? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Jazzy Sando Official. Habang nagha-hike ng isang gabi, ay bigla na lamang itong nakarinig ng nakakakilabot na pag-iyak na nagmumula malapit lamang sa kanya. Nang hinanap naman niya ang pinagmumula ng misteryosong iyak, ay eto ang kanyang nakita. Panoorin ninyong mabuti. Hone? Dosto, awaz aa rahi hai kya? Hone? Oh, my God! Oh! Oh! Oh!
Isang misteryoso at nakakatakot na figure na nakatayo mula sa dilim ang kanyang nakita. Matapos naman itong humunin na tila ba umiiyak, ay agad natakot ang hiker, kaya naman tumakbo na lamang siya nang matulin papalayo sa nasabing nilalang. Naniniwala naman ang uploader na naka-encounter siya ng isang aswang o mangkukulam ng gabing iyon. Ang nakakakilabot namang video na ito ay naganap sa gitna ng kalsada nang bigla na lamang may sumulpot na isang wild rhinoceros upang atakihin ang isang rider. Ang malagim na pangyayari ay nakuhanan ng isang malapit na residente na naglalakad sa kalsada ng oras na iyon. Sinubukan nilang takutin at sindakin ang dambuhalang hayop sa pamamagitan ng malakas na sigawan. At eto ang sumunod na pangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Hinabol ng dambuhalang rhino ang lalaking rider na nagngangalang Sedam, na tumakbo sa open field dahilan upang masukul at maabutan ito ng rhinoceros. Pinagtatapakan naman ng rhino si Sedam habang pinapanood ng mga tao na nakapaligid sa kanya at nagsisigaw na lamang ang mga tao dahil hindi ito makalapit at makatulong sa kanya dahil sa takot sa hayop. Ayon sa awtoridad, lubhang nagtamo ng matinding injury si Sedam. Marami namang mga viewers ang nagmumungkahi na kung sakaling maranasan ang ganitong sitwasyon, ay mas mabuti pang umakyat na lamang ng puno hanggat maaari, kaysa sa tumakbo pa sa isang open fields. Kayo ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang video namang ito ay nakuhanan sa bansang Colombia, na kung saan, habang naliligo ang magkakaibigan na ito sa isang waterfall, ay bigla na lamang may aksidenteng mahahagip ang kanilang kamera ng isang misteryosong pangyayari. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang misteryosong dark figure na lumulutang at lumilipad mula sa itaas ng mga puno na papatawid mula sa magkabilang gilid ng ilog. Naniniwala naman ang grupo na ang nahagip ng kanilang camera ay maaaring ang infamous local legend na tinatawag nilang El Moon, na sinasabing gumagala sa nasabing lugar. Subalit ayon naman sa ilang viewers, maaaring ang kanilang nakuhanan na figure ay mga dambuhalang paniki lamang. Kung ano man ang kanilang nakita, marami pa rin ang nahihiwagaan kung anong klaseng nilalang ang nakuhanan ng kanilang camera. Viral naman ang video na ito ngayon sa internet, na kung saan, ay makikita na ang babaeng ito ay ginagamit ang buo nitong lakas upang maharangan lamang ang kanilang pintuan sa tangkang pagpasok ng masasamang tao o magnanakaw sa kanilang bahay. Ang pangyayari ay nagsimula nang gamitin ng babaeng ito ang kanyang buong lakas upang pigilan ang puwersahang pagpasok ng kawatan sa kanilang pintuan.
Makikita sa video na bagamat na-lock na ng babae ang pintuan, ay sinusubukan pa rin buksan ito ng mga kawatan. Nagawa pa rin niyang hilahin ang sofa upang iharang sa harap ng pintuan upang hindi makapasok ang mga magnanakaw. Marami namang viewers ang pumuri at humanga sa ipinakitang katapangan at pagiging mautak ng babae sa kabila ng nakakatakot na sitwasyon. Sa bandang huli, ay walang nagawa at hindi nakapasok ang tatlong magnanakaw dahil sa pagiging brave ng babaeng ito. Isang gabi, habang nag-e-explore naman ang grupo ng kalalakihan na ito sa loob ng sementeryo, ay bigla na lamang silang nakakita ng isang misteryosong figure na nakahiga sa ibabaw ng isang puntod. Kade você, mulher? Batalha do céu! Que isso? O quê? Meu Deus! Ai! Tem uma mulher ali, velho! Corre! Makikita sa video ang isang misteryosong babae na nakahiga sa ibabaw ng isang puntod. Dala naman ng pagkagulat at takot ng mga lalaki ay nagsitakbuhan ito papalayo sa lugar. Nang mahimasmasan, ay nagpa siya ang grupo na muling bumalik kung saan nila nakita ang nakahigang figure subalit wala na doon ang nasabing nilalang. Nakuhana naman ng isang home security camera ang insidenteng ito na kung saan, habang mahimbing na natutulog ang babae na ito sa isang room, ay bigla na lamang may nakuhanan ng CCTV camera ng isang misteryosong pangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video na habang mahimbing na natutulog ang babae, ay bigla na lamang may humila sa kanyang kumot ng tila ba isang hindi nakikitang force. Ayon naman sa description na inilagay ng uploader sa video, maaaring ang may kagagawa ng nasabing insidente ay kagagawa ng isang masamang espiritu o multo. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Abdullah Al-Anbari. Ang Arabic Ghost Hunter ay pinasok naman ng isang matagal ng abandonadong apartment na kilala bilang isang kinatatakutan at haunted na building. Fahad! دخلت البناية شعر جسمي واقف العادة شعر الجسم عندي ما يوقف لكن شغل مرس Sa panimulang pag-e-explore ng Ghost Hunter, ay agad itong may nakuhanan na dark figure na nakadungaw sa isang bintana, subalit nang kanyang ibinalik ang camera, ay agad naglaho ang dark figure. Yahat! أنا من اختبار هذا رقم الجلوس والله هذا الصوت اللي سمعته من داخل الحمام عزكم الله هذا هنا بسم الله شوف الناحية الثانية مش هذه أوه
أنا بعد كيس أسود. أحس كأن في أحد وراك، لكن سبحان الله شوفوا شعر. Sa kanyang pagpapatuloy na pag-e-explore, ay nakarinig siya ng mga movement sa paligid ng gusali, gayong tanging siya lamang ang naruroon ng mga oras na iyon. أغلب الظاهر الغرف مقفلة هنا ولا كيف؟ الشجرة هذه اللي هنا في هذا المكان، سبحان الله شوفوا بذرة. يا إلهي، أول مرة أشوف. Sa huling bahagi ng kanyang pag-e-explore ay nakakita siya ng kusang bumukas na pintuan. Noong una ay inisip niya na maaaring kagagawa nito ng hangin lamang. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali ay kusa naman itong sumara. Pag-e-explore naman si Franco sa isang abandonadong site ay may nadiskubre itong nakakakilabot na bagay sa lugar. There are so many remains here. Right here all the way down the mountain. A shape of a cross, but made out of human remain. You can see how it looked like a cross at one point. That's somebody's shirt. That's deceased. There's a whole bunch of hair. Oh, that's a jaw. Is a pelvis, but there's also a dreadlock of hair. Oh, this is disturbing. I don't even know what I'm looking at. So that means what I am looking at is hair. I'm not sure if that's the back. That looks like a spinal cord. This is the back of someone's hand. It has like a weird elongated. Makikita sa video ang nagkalat na mga buto ng tao, kagaya na lamang ng mga ulo, spinal cord at iba pang bahagi ng buto ng tao. Sa di kalayuan naman ay nakakita siya ng isang malaking cross na gamit ang mga buto ng tao. What looks like a shape of a cross but made out of human remains. Bagamat na-amaze si Franco sa kanyang nakita, ay nakaramdam din ito ng kilabot matapos makita ang nagkalat na kalansay o buto ng mga tao sa paligid. Ang video namang ito ay nakuhanan ng isang trabahador na lalaki habang ito ay nag-o-operate ng isang excavator. Habang malakas ang ulan, ay bigla na lamang siyang nakakita ng kakaiba at misteryosong figure mula sa di kalayuan sa kanya. Kaya naman agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at inirecord ang mga pangyayari. Pagmasdan ninyong mabuti. Eh na yun, hujan kayak gini, malah ada temannya. Nah, itu dia. Tapi dia nemenin dari jarak jauh. Nah, itu. Nah, yang putih-putih sana, nah. Di pucuk pohon. Di atas pohon dia. Nah, makin lama makin tinggi. Nah, makin tinggi makin dekat. Nah, lah guys. Rambutnya aja dia terbang-terbang rambutnya. Bisa pula hujan deras gini dia keluar ya. Di pinggir sungai besar pula ini. Sungai Musi, di sungai Musi. Pinggiran sungai Musi. Coba kita usir pakai paket. Dia guys. Nah.
Makikita sa video ang isang misteryosong figure na tila ba isang babae na nasa ibabaw ng isang puno. Ang babae ay may mahabang buhok at may puti na kasuotan. Bagamat malakas ang ulan sa lugar, ay kita at naaaninag pa rin ang nasabing figure. Hinihinala ng mga viewers na isa itong kuntilanak. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.